Magandang hapon po aming Ama sa Langit, sa pangalan po na aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Salamat po Lord sa araw na to, sa hapon na ito, Panginoon, na dinala niyo po ang bawat isa sa amin upang patuloy na mapag-aralan ang mga bagay na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa mga oras na ito po, Lord, ay kayo ang manguna sa bawat isa sa amin, sa gagamitin niyo po na magtuturo, and sa mga students, Panginoon, ay kayo po ang mag-guide sa bawat isa sa amin at patuloy na maintindihan at marinig po namin, Lord, ang gusto niyo po sa hapong ito. At anuman pong ginagawa ng kaaway upang kami po ay ma-distract, ay sinasaway po namin sa pangalan ninyo na aming Panginoon Jesucristo. Ikaw po, Lord, ang patuloy na humawak sa bawat isa sa amin sa seminar na ito, Panginoon, mula umpisa hanggang sa matapos. Purihin po kayo, aming dakilang Diyos, sa pangalan po na aming Panginoon Jesucristo. Amen. Awit po tayo ng isang masiglang awitin sa Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin yung kay buti ng Diyos sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Buti ng Diyos sa akin. Buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa kanya. Kay buti ng Diyos sa lahat. Minsan pa po, kay buti ng Diyos. Buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa kanya. Kay buti ng Diyos sa lahat. Hallelujah! Palakpak ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng indak at sumayaw, sayaw. Ipahayag mo kapatid kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipahayag mo kapatid, ipahayag mo kapatid kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Dapat po gano'n yung energy natin lahat, gising na gising. Pwede na po kayong maupo. Ayan. So lahat po ba may handouts? Okay. Una sa lahat, magandang hapon po sa Panginoon. Salamat po sa Lord at binigyan niya po kayo ng kalakasan and willingness to come back here. Although mas masarap matulog sana sa bahay, no? Pero nandito tayo because we love the Lord. Okay? So make sure po na lahat kayo ay mayroong hawak na handouts. At sana po nakapagbasa kayo, kaya po binigay ko yan in advance sa lahat because hindi po kayo makikinig sa lecture this afternoon. Wala po magle-lecture. So, ang gagawin po natin ay, paano ba to? Yung next. Okay. So, explain ko lang po yung mangyayari ngayong hapon na ito. So, una, I will test your knowledge. Dahil po pinabasa ko na yan. So, i-assume ko po na nabasa nyo na yan. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi naman po kayo mas-stress sa gagawin po nating test your knowledge. After that, magkakaroon po tayo ng small group discussions. I will assign questions to discuss per group. Okay? At saka, I will assign certain situations per group na i-act out ninyo, na parang role play, na i-simulate natin yung actual visitation scenario. Right? Applying kung ano man yung matututunan natin dun sa small group discussions natin. Okay?
After that, small group discussion, tayo po ay magkakaroon ng group presentation. Okay? Sa group presentation na yan, sasagutin ninyo yung tanong ng grupo na sinagot ninyo. Meron isang, basta explain ko yan later. And then, after everyone has answered all the questions, i-act out po ninyo yung scenario na na-assign sa inyo. Okay? And then finally, meron po tayong evaluation. Ang evaluation po, I will ask the help of pastors. They will just tell us the good points for the role play and the areas for improvement. What to do better and what you have done well. Okay po. So, may apat po tayong pastors here. So, hingin ko po yung inyong involvement and participation during the evaluation. So, but you will all be guided. Okay. Now, at this point po, kailangan po, di ba usually sa ibang pinapatago ang cellphone ninyo, no? Gusto ko po ilabas ninyo ang lahat ng cellphones ninyo. Okay. Make sure that you're connected to the internet. Okay? May internet po. Sino po may connection sa internet? Data, Wi-Fi, or whatever. Basta po lahat dapat may internet. Alam ko po lahat kayo nakoconnect kayo sa internet kasi minsan kahit service or fellowship nag-Facebook, nagme-Messenger. Now, gawin niyo po connect sa internet, open niyo po yung camera app ninyo while naka-connect sa internet and then scan niyo po yung QR code. Itatapat niyo lang po diyan yung camera and then click niyo po yung lalabas diyan. Then accomplish niyo lang po, magpili po kayo ng nickname. Pwedeng yung pangalan ninyo. Mas maganda po yung pangalan na lang ninyo para maganda nating makita. So kung si Kish, diyan Kish. Okay. Hindi ko alam. Ano lang, camera. Hindi sa Viber yan. Pwede ba yan sa Viber? Pupunta po kayo dun sa kahoot.it. Kung ayaw yung QR code, i-enter nyo na lang po yung game pin. Yan. Okay, sige. Yung mga kailangan po ng help, sino po kailangan ng help? Okay, si Sister, paki-help Adrian, Sister Eliana. Basta i-scan nyo lang po yung QR code. Pag lumabas po yon, pili na po kayo ng inyong character or nickname. Maglalaro lang po tayo saglit. Laro muna. Ba't ganyan? Hindi, mag-ano na lang po kayo. Spin na lang po. Ayan. Okay, go. Okay. So, tandaan nyo po yung nickname ninyo, ha? Tandaan nyo po nickname ninyo. Okay, sige. Kung sino po kailangan ng tulong, nandito po si Kishi, Jaya, Adrian. Taas nyo lang po yung kamay ninyo kung gusto nyo ng help. Okay, choose a nickname. Tandaan nyo po yung nickname ninyo. Sino po si Friendly Frog? Okay, Friendly Frog. Sino si Lively Lobster? Okay. Sino si Champion Snail? Yay! Okay, so basta tandaan ninyo ang inyong mga nickname. Sino si Silly Sphinx? Okay. Sino si Adorable Chicken? Adorable Chicken? Sino po si Adorable Chicken? Oh, ba't lumabas yan si Adorable Chicken? Dapat alam mo kung sino si Adorable Chicken. Okay, lahat na po nakapasok. Ilan na yan? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kulang pa po. Hindi pa po nakakapasok lahat. Sino si Balance Duck?
Okay. Sino po si Gentle Koala? Alright, Brother Jimmy. Alright, Sister Genor, ano pong nickname niyo? Champion Snail. Okay. Sino si Rational Onyx? Alright. Yan, kilala niyo na ang nickname niyo. Lahat po ba? Nakapasok na? Okay, lahat. Pastor Phoebus, ano pong nickname niyo? Gladhen. Okay, si Gladhen. Alright, so tandaan niyo po ang inyong mga nicknames. Okay, intayin natin. Sino ba po hindi nakakapasok? Sister Leonor, Sister Alni. Alright, patulong lang po tayo kung kailangan ninyo ng tulong. Sa dumating pong late, open your internet connection and then scan the QR code. Scan po yung QR code. Okay. Alright. So, meron pa pong dumarating. So, sa mga huling dumating, open your internet connection, scan the QR code, then spin, remember your nickname, then sasagutan po natin ang mga tanong. Okay. Alright. So, open your... Lahat po ba nakapasok na? Nakapasok na po? Sige, tulungan na lang po yung hindi pa. Hello? Okay. Hello? Hello? Okay. Ready na po? Okay, may 19 na. 19 siguro. Okay, last na. Meron pa po? Maglalaro po tayo. Okay. Oh, si 20 na po tayo. Meron pa bang papasok? Lucky Hamster. Sino po si Lucky Hamster? Sino si Lucky Hamster? Scan the QR code. Oh, intayin ko na lang si Brother John and then we will start. Sino si Sturdy Deer? Sturdy. Okay, Sturdy Deer. Right. Hello. Okay. Gentle Otter. Oh, tandaan niyo po, oh. Okay, lahat na po meron. Si Brother John po ba yung Gentle Otter? Ah, si Merrell. Okay, Giving Dingo. Ano ba yung dingo? Okay, ready? Oh, mag-start na po tayo. Test your knowledge. May mga questions po dito, sasagutan ninyo. And then, doon magkakaalaman if you have knowledge about the visitation ministry. Let's start. Okay. Hintay lang po. Yung tanong, ipipress ninyo sa cellphone. Yung sagot, ay ipipress ninyo sa cellphone nyo. Okay, go. True or false? True or false? Visitations can change lives. True or false? Okay, press nyo po dyan. Tapos ang gagawin? Alright. So, lalabas po ang sagot. And, okay. So, 22 po ang nakakuha ng sagot. At isa yung mali. Alright. Ay, walang mali. Lahat tama. Sorry. Okay, anong gagawin dito next? Okay, next. Ayan ang scoreboard. Tingnan niyo po. Sino si Flying Llama? Ayan, ikaw ang number one so far. Tapos, sino si Champion Snail? Yan. So, sumusunod ka. So, makikita po ninyo saan kayo sa ranking. Okay, pwede pong, ranking to. Paunahan po kasi yan. Mabilis dapat kayong magpindot. Okay? Okay na. Alright. So, ha? My price. Wala po pangalan nyo. Ibig sabihin, medyo mababa na. Okay. So, okay po ha. Next. Alam nyo na, pipindutin nyo yung sagot sa cellphone ninyo, pabilisan. So, ang unang sagot, visitation can change lives. Ang sabi nyo pong lahat ay true. So, tama po kayong lahat. Okay, next question.
We can refuse a request for a visit, true or false. We can refuse a request for a visit. Pwede po ba nating tanggihan pag mayroong gustong magpadalaw? Okay. So 12 says true, 9 said false. 9 po ang tama. Sino po kaya ang? Okay. Sino si Agile Crab? Yon, nangunguna. Mahabol. Okay, next. True or false? Ministers of the opposite sex can go on visitation. True or false? Pwede po ba ang dadalawin ninyo ay opposite sex? Kung lalaki ka, babae yung dadalawin mo. Pwede ba yon? True or false? Kung lalaki ka, babae dadalawin? Or kung babae ka, lalaki dadalawin? Pwede ba yon? Ang sagot ay false. So, walo lang po yung nakatamang sagot. Okay? So, malalaman natin na hindi pala pwede yon. No, dapat same sex ang dadalawin natin. Glad hand. Sino si glad hand? Okay, siya na po yung nangunguna. Okay, next. What is the first thing that visitors must do? Tayo po yun. Ano yung una nating gagawin? Pinakaunang gagawin. Katok muna. Okay, ang tamang sagot ay introduce yourself. Ngayon kung magkakilala na kayo, meron next step, pero ang laging unang ginagawa ay of course magpapakilala. Kung hindi pa kayo kilala. Pero dahil kilala na ninyo most likely yung dadalawin natin, merong next step na makikita ninyo mamaya pag nag-discuss kayo. Okay. Next. So, sino naman ang nanguna rito? Ah, si Gladhen pa rin. Yan, umaapoy si Gladhen. Okay. Next. 4 correct answers in a row. We can visit during meal times. Dalaw daw tayo pag oras ng kain. Tama ba yan? O mali? Sasabay ba tayo sa kain nila na lunch, breakfast, or dinner? Okay, paki-choose ang answer. Okay, ang sagot ay false. Huwag daw po tayong dadalaw pag oras ng kain. Alright, so huwag nyo itataon ng lunch time or breakfast time or dinner time. Merienda, pwede ba? Hindi rin. Ayun, basta we cannot visit during meal times. At ang nanalo sa round na ito ay si Gladhen pa rin. Aba, si Pastor Phoebus po yung Gladhen. Okay, masayang manok. Sino po si Gladhen? Sumusunod si Agile Crab. Sino yon? Ikaw yon. O, sige na nga. Kailangan i-acknowledge. Okay, next question. Ayan. Which among the personal qualities below is not a requirement for visitors? Lahat yan, except sa isa, ay kailangan meron tayo, nakatangian natin. Alin yung hindi kailangan? Hindi raw kailangan. Okay, ang tamang sagot ay, hindi kailangan ay, anong hindi kailangan? So, sense of humor. So, hindi kailangan ng sense of humor. Kailangan holiness, compassion, knows the word of God. No? Hindi naman siguro masama, pero ang requirements na personal qualities ay holiness, compassion, knows the word of God. So, check po natin ang sarili natin. Kung sense of humor lang meron tayo, hindi tayo pwede sa visitation. Dapat merong holiness, may compassion, at knows the word of God. Okay. Sino naman ang nanalo sa round na ito? Si Agile Crab na. Hello. Okay. So, medyo kailangan po nating bilisan. Next. Visitations can strengthen church members.
true or false. Ito na pala. Ang sagot ay true. Alright? Walang nagkamali. Very good. Pero ang nauna, ang nanalo sa round ay si Agile Crab pa din. Okay. Yes. Right? Okay. Next. It is best to visit in pairs. True or false? Mas mabilis kayo sa ano. Okay, ang sagot ay true. Alright. Pairs. Kailangan ba babae-babae, lalaki-babae, babae-lalaki, ano? Same sex. Hindi pwedeng opposite sex, dalawa lang kayo dadalaw. Ngayon, kailangan merong pangatlo, no? Kunyari, pairs kayo, pero nagkataon opposite sex, may pangatlo na magbe-break doon. So for example, hindi pwedeng mag-isa ka lang na bibisita. Kailangan daw visit in pairs. Pero take note, be careful na ang iyong kapartner sa pagbisita ay hindi opposite sex. Because the tendency is for you to bond with your partner. No? You will bond with your partner. Tingnan po natin yan dun sa handout ninyo. Okay? Andyan po yan. Hanapin nyo na lang. Hindi natin di-discuss kasi nag-games tayo eh. No? Mamaya pa yung seryoso. Okay? So, na-carried away lang ako. Okay, so, sino pong nanalo? Sino pala? Lahat kayo tam? Okay, si Agile Crab pa din. Right? Siya pa rin yung my point. Okay. Sino si Cute Swan? Humahabol si Cute Swan. Wow, ang cute. Cute Swan talaga. Okay. Alright. Which among the following is not a reason for visitation? Yung tatlo po dito ay dahilan sa pagbisita except sa isa. Ano po yun? Ano yung hindi dahilan sa pagbisita? Okay. Ang sagot ay to ask for donations. So kung bibisita tayo, pwede pong to rebuke, pwedeng to pray for the sick, pwedeng to teach and give advice, but not to ask for donations. Okay po? Malinaw po yan. Hindi po ako nagsabi niyan. Sabi po yan nila, ano. De Dag Heward Mills or Claudia De Fajardo. Okay, so yun po ating mga references. Last question. So dito na po malalaman ang winner na makaka-receive ng prize trip to Jerusalem. Nasaya, di ba? Trip to Jerusalem. Okay. Si Agile Crab pa rin. Okay, so ito na po yung pinaka-last. Pag siya pa rin, siya na yung makakatanggap ng trip to Jerusalem. Visitation is one of the many effective ways for building relationships. Sobre. Ayan, ang sagot ay, of course, true. Wala po nagkamali dyan. So, visitation is one of the many effective ways to build relationships. So, nagiging close po tayo bilang church members pag tayo ay nagkakaroon ng visitation. And the winner is? Ha? Huh? Third place si Knowing Raccoon. Second place si Cute Swan. First place si... Tandararan, Agile Crab. Ito po yung prize mo. Claim your prize now. Yung second and third, wala po. Isa lang yung ready ko eh. Walang budget. Ayan, salamat. Palakpakan naman natin si Agile Crab. Okay. Ah, wala pong leakage yun ah. Hindi niya po alam to. Okay, thank you for participating in that game. Okay, so balikan po natin yung kaninang pinag-uusapan natin.
Alright, so meron kayong konting kaalaman, yung iba maraming kaalaman, yung iba gusto pang dagdagan. Now, let's talk about anong gagawin natin next. Natapos na natin yan. So, let's talk about the small group discussions which will run for 30 minutes. Ngayon, ang gagawin ko po ay, since meron pong limang pastor dito, i-distribute ko po ang limang pastor. And then, I want you to count 1, 2, 3, 4. Teaching, i-distribute ko rin kayo. Hiwalay kayo dyan. And then, yung and the rest, kayo po ang magka-count ng 1, 2, 3, 4. We should have 4 groups. Sa isang grupo po, may dalawang pastor since ano tayo rito, 5 ang pastor. So, okay, can you start the count, Sister Sally? Okay, Sister Vanjie, 2, 3, Sister Leonor, 4, Sister Eliana, 1. Okay, ikaw muna, 4. 3 po, 4, 1, 2. Okay, so lahat po ng 1, pwede po maggrupo-grupo kayo dito. 2, 3, 4. Okay. Ang nakagrupo, naka-assign po sa group 1 si Pastor Ray Ravelo. Group 2, Pastor Brando. Group 3, Pastor Phoebus. Group 4, Pastor Ben and Pastor Dante. Ay po, parang hindi na po kayo alis dyan. Alright. So dito po, group 1, group 2, group 3, group 4. Okay. So may isa po kayong pastor at mayroon po isang teaching team. 1, 2, 3, 4. Punta na sa grupo nyo. Okay. Siguro po pabilog. Pabilog ang ano nyo, ang seating arrangement nyo. Pabilog po kayo. Para po magharap-harap kayo. Okay. So now that you have your groups, ay si Pastor Romel nandyan. Okay. Pastor Romel, pwede ka pong sumali? O dyan ka lang po? Dyan na lang sa... Okay. Okay. Hello. Alright. So, ito po. So, now that you have a group, mag-assign po kayo ng isang group moderator o siya yung leader, the moderator will facilitate the group discussion. Parang kayo, not necessarily pastor or teaching ministry, kung gusto, sino pong gusto yung i-assign. Okay? Mag-assign po kayo ng group moderator, mag-assign din po kayo ng rapporteur, or ano lang yan, a fancy way of saying reporter. Okay? Siya lang po yung magre-represent sa group mamaya pag sasagutan nyo na yung mga tanong. Okay? And then, step 3, answer the questions and rehearse the role play. Be ready to present to the whole class. So, sinabi ko na po kanina. So, you need to have a moderator, rapporteur or reporter, and then magpa-practice po kayo ng scenario na i-assign ko po sa inyo. No? Ang basihan po ninyo sa role play na yan ay nandito po sa page 'yung last page. Ano 'yung gagawin during the visit? Okay, sa role play. Okay. So we're getting ahead. Ito po 'yung mga questions na sasagutan ninyo per group. Ilagay niyo lang po, ilista niyo na lang po sa sheet of paper 'yung inyong sagot. Okay, discuss. Kailangan po i-engage nyo lahat ng members ninyo sa discussion, sa pagsagot sa tanong na yan. Kung may tanong po kayo sa tanong ninyo, let me know. So number one, sa group one, discuss some of the benefits of visiting church members. Some. Sa group two, list down some do's and don'ts of visiting. Okay, hindi nyo po makikita eksakto yan dyan sa handout, so you'll be the one to, you know, read the handouts and find out ano po yung dapat gawin at hindi dapat gawin pag bumibisita. Number three, group three, discuss how to prepare for the visit. Ano po ba yung kailangan gawin? Ano ba yung kailangan personal qualities na ihanda sa ating sarili or equip ng Panginoon sa atin? Okay. Number four, group four,
Discuss the qualities of a member of the visitation team. Ay, mali po ako. Dito pala yung quality sa group 4. Okay? Ano po ba yung mga dapat na katangian? At paano tayo magkakaroon ng ganong katangian? Madali lang yung sa inyo, no? And then, sa group 3, how to prepare for the visit. Paano natin paghahandaan ang pagbisita? Ano ang gagawin natin dapat? Ayun. So, maigsi lang po yan. Nandyan po yan ang sagot sa handouts na yan. So, basahin niyo po yan or look for that specific portion na makikita po ninyo ang mga sagot. Meron po tayo ditong 30 minutes. Bibigyan ko po kayo ng 30 minutes to accomplish this. Pero, okay, by the way, after that, i-report niyo po yan sa group. You will have to find a representative to do that. After that, ipipresent ninyo yung role play situation. Ito po yung situation per group, number one, group one. You will visit a new believer. Paano gagawin kung new believer yung bibisitahin? Number two, you will visit a sick member of the church. Yun ang scenario na igagawin ninyo. Group three, you will visit a church member who has not attended church for several weeks or months already. So in other words, hindi na pupunta ng simbahan. Yun ang bibisitahin ninyo. And group 4, you will visit the unsaved family members of a church member. So ulitin ko, dalawa po ang gagawin ninyo as a group. Una, i-discuss po ninyo yung sagot under questions for discussions. Pangalawa, magre-rehearse kayo for the role play situation. And then next, you will present the answers to the whole group. And then you will present the role play situation again to the whole group. You have 30 minutes to accomplish the discussion. Timer, please. 30 minutes. 30 minutes po ang discussion. And rehearsal for the role play situation. Ano, practice pa lang po yun, ha? Wala pa po yung presentation doon.
13 minutes po. So dapat nasa role play na kayo. Minutes. Thank you.
8 minutes. Seven minutes. Mic. Mic check. Six minutes. Five minutes. Last 5 minutes. Thank you.
Last 3 minutes. Okay po, last 2 minutes, wrap up. Mag-wrap up na po kayo by this time. Mag-wrap up na. Seconds. Okay po, time's up na po. All right. Okay, stop the discussion. Stop na po. Pwede po bang harap dito lahat ulit? Okay. Pakiayos po ulit yung upuan nyo in such a way that everyone is facing the stage. Okay, so nabigyan ko na po kayo ng enough time to discuss and to rehearse, all right, to practice. Okay, so ito po yung next na gagawin natin for the group presentation. All right, so each group was assigned a topic to discuss. Now your goal, okay, so kayo lang po ang nakakaalam niyang diniscuss na yan. For example, sa group 1, yung inassign ko na topic ay some of the benefits, all right? Not all, but some of the benefits of visitation. Group 2, some do's and don'ts. Group 3, ano nga po ba yung inassign ko po sa inyo? How to prepare for the visit. And group 4, qualities of a visitation or minister. Tawagin natin visitation minister. Okay. So, yun po. Yun lamang po ang i-discuss ninyo. Now, your goal is to make the bigger group understand what yung alam ninyo, yung ano yung naintindihan ninyo, okay? So, iisipin nyo po, yun ang goal ninyo as the speaker here. Sino po yung naka-assign sa group 1? Reporter, okay? So,
kailangan maintindihan ng lahat, Sister Alma. Number two, sino po ang assigned sa inyo? Sister Alni, group three. Sister Leia, and group four, sino po? Sister Merrill. Okay, very good. All right, so meron po tayong apat. Now, sasabihin ko lang po yung next step. While they're reporting, of course, we expect everyone to listen and take notes. Hindi na kailangan siguro, may handouts na. And then after that, after all four have reported, next naman po natin gagawin ang role play. Ngayon, sasabihin ko na rin po yung gagawin ninyo during the role play. Take notes of all the details, context, situation. Ano po yung magandang ginawa base dito sa handouts? At ano yung hindi nila dapat ginawa or dapat ay mas in-improve pa nila? Nagigets po ba natin? Okay, so lahat po tayo may participation. And then afterwards, later on sa evaluation, we will talk about this. Alright? So pakinggan po natin yung unang reporter from group 1. Okay. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon sa ating Lord. Yung topic po namin is discuss some of the benefits of visiting church members. Actually, we come up with three answers for that one. First is a visit to encourage people. So, once we encourage people, we need to build relationship. We need to attend to their service. The feeling of belongingness. Paparamdam natin sa kanya na that person is very important. Kailangan magkaroon kayo ng parang ramdam niya na totally, mahal pala ako ng Panginoon kasi the exert effort for that one. So, that's one of our first namin. Then, second is to bring advice and guidance. Actually, kasi sa atin, no, most especially sa family natin, we have a lot of problems na we encounter in our daily lives. So, minsan, importante yung visit just to give them, parang i-ano natin yung ating affectionate, for being affectionate to our members. Kasi diba, once na affectionate tayo sa kanila, then magbigay tayo ng encouragement sa kanila, then yung encouragement lang yun, hindi lang siya yung total encouragement based doon sa our knowledge na nararamdaman natin, at the same time, doon sa mga Bible verses na na-encounter natin sa sarili natin at ibibigay rin natin sa kanila. And the last one is to strengthen church member and developing commitments. That's very important. Kasi sa church natin, as far as I remember when I first come here, we have a lot of mga kapatiran na nandito, but ang dami nang nawala. So, yung visit natin is very important para at least sila, kung ba yung mga, lahat naman tayo, hindi naman tayo palaging perfect eh. Lahat naman may mga times na nanghihina tayo. So, ito yung pagkakataon na i-visit natin sila para at least ibalik natin sila dito sa church kung saan maramdaman niya ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Happy-happy siya, di ba? So, tatlo lang po yung ginawa ay sinabi niya, pero alam ko po na nababasa niyo naman to. Doon po lahat yung benefits ng visitation. But the thing is, marami pong benefits yung visitation. Okay? And sinabi niya po yung mga mas importante. All right. Then, next group, do's and don'ts. Okay. Magandang hapon sa ating Panginoon at sa bawat isa. Na-assign po sa amin yung do's at saka yung don'ts. Sa do's po, number one, visit in pairs. Ayan. Ibig sabihin po, pareho ng kasarian or same sex. Okay? So yung number two po sa do's, practice, routine, special circumstances, visitation. So yung mga explanation po nito nandiyan po sa inyong ano. Mahaba po ito eh. 'Di ba right? Sinabi na ni Madam eh. Oh. Okay. So number three, discern unspoken requests for visit. At saka yung number four po ng do's ay respond to an urgent call for visit. So as a don'ts naman po,
Don't refuse visitation request. Don't visit during meal time. Number three, don't ask donations during visitation. Number four, don't visit more than necessary. And number five, don't... Hindi ko mabasa to ah. Don't partner with the opposite sex. Ayan po. So, lahat naman po nakasulat dyan. So, no need for further explanation. Okay? Oh, next, group three. Hello po. Magandang hapon po sa Lord and then sa bawat isa sa atin. Ganun din po, nandirito rin yung sasabihin ko. How to prepare for the visit? Number one is contact the person, explain the reason for the visitation, and pray for them. Ito po yung, bago muna po tayo pumunta, kontakin natin yung tao, kung po pwede ba siyang madalaw sa araw na yon. And then, medyo may konting chika-chika para medyo maano natin, ma-reach out natin yung talaga siyang mawilling na mabisita natin sa araw na yon. Then magsasabihin niya sa atin, number two, sasabihin niya sa atin yung confirm the day and time of the visit. Siya yung magsasabi kung kailan yung available time niya para puntahan siya. And then number three, think about the prepare something relevant to share with them. Kung tayo pupunta, dapat na gawin natin, tayo ang may dala na anuman yung paborito niyang usually pagkain. Ito yung naging ano namin eh, nung ako bumibisita nung nasa Mindoro, which is mahirap, wala kaming mga ano. Ang nagiging problema namin, yung merienda. Ang nakakahiya, yung pupunta ka doon na sila pa yung magpapamerienda sa inyo. Eh, nagkakaanuhan eh, yung... Hindi ito. Pero may dala kami. So yung aming pagkain, kinakain nila, yung pagkain na ready nila sa amin, meron din kami. Yun yung mga ano. Pero kung wala naman, syempre yung dadalawin mo, matagal naman na hindi na umaaten sa church, alam naman niya yun. Hindi katulad ng mga unbelievers, mahirap i-ano talaga eh. Makausap at talagang sobrang hiya. So, hanggat maaari, pag bibisita tayo, may dala tayong pagkain para medyo ano, maganda yung usapan, medyo matagal-tagal. Number four, meet with the person who is going to accompany you, pray together to receive God's support. Then, okay na, naset na lahat kung kailan pupuntahan, pati yung pagkain. So, kami na lang, nung mga kasama ko, mag-uusap-usap kami, may pupuntahan sa araw na yon at bisitahin at ipag-pray natin. Yun lang. Amen. Salamat, Sister Leia. Okay. Dagdag ka lang po sa number three. Pakibasa nyo nga po dyan. Ito, last page, number three. How to prepare for the visit. Think about and prepare something relevant to share with them. Ito po referring to the Word of God na isi-share ninyo. Not necessarily something, an object or a gift. Although hindi masama yan. Because all of us, sa Pinoy kasi tayo, Pinoy, sa konteksto ng mga Pilipino, kailangan meron tayo laging dala. May laging pasalubong, di po ba? In the spirit of, ano nga bang spirit yun? giving or generosity, ganyan. No? To express love and care, ganyan. May dala tayong something or pasalubong. Pero ang nire-refer po talaga dito ay yung paghahanda sa Word of God na i-share sa kanila. Share something relevant. Ibig sabihin, dapat alam natin yung concerns nila bago tayo magpunta doon. So kung may sakit, anong verse ang nararapat doon? So kung may problema sa pera, anong verse yung kailangan nila ron? Kung may problema sa whatever. So ibig sabihin yan, hindi tayo doon dadalaw nang hindi natin alam
kung ano yung concerns ng dinadalaw natin. Okay po? Maliwanag po ba? Alright, thank you. So number four, group four. Sa group four po yung qualities of members of visitation team. Number one po dyan is yung holiness. Yung kabanalan po, ipiprepare po natin yung sarili natin na magpalakas po tayo ng spirit sa pupuntahan natin kasi hindi natin alam kung ano yung nag-aantay sa atin doon. Diba? Baka mas tonto de tayo, joke lang. Katulad ni Stephen. Kailangan i-prepare po natin yung sarili natin for that. Pangalawa is yung compassion. Magkaroon po tayo ng sympathy po doon sa pupuntahan natin. Like for example, concerned po tayo sa kanila kung bakit po tayo nag-visit. Kasi yun po yung main goal natin is yung ipakilala natin sa kanila si God at yung salvation. Pangatlo po is yung word of God. Ayun. Ipiprepare po natin is yung about salvation, kung paano nag-sacrifice po si God to reach sila through our service, ganun, na pinuntahan natin sila na hindi ito aksidente na pinuntahan natin sila kundi tayo ay may leading ng Holy Spirit na or meron na silang calling kung bakit natin sila pinuntahan, ganun. Pangatlo si ay ito last yung aking yung structure. Pag nagbibisit po tayo, dapat po yung naka-prepare na din po yung mga member through hindi lahat naka-word of God. Dapat po yung tatlo. May isa magpapaawit, isa lang po ang word of God. Like for example, lahat pastor nagpunta. Hindi lahat yan mag-word of God. Mag-usap po kayo kung sino yung magpapaawit, sino yung magpapatanggap, mag-share ng word of God, at syempre magpipray po dun sa buong pamilya. Yan lang po. Tama po yan, no? Sa tatlo lang po yung nasa list, tatlo lang po yung sinabi nung author na kinwote natin. Pero I believe na hindi naman po masama kung meron kang dadaling joy, yung fruits of the Spirit, no? Kung meron kang dadaling, patience, no? So, pwede po nating isama yon. Ano po ba yon? Yung mga nine fruit of the Spirit. Pwede nating natin, aside from holiness, compassion, and knows the word of God. So, ibig sabihin po ba nito, hindi pwedeng dumalaw yung isang bagong mananampalataya na wala pang alam sa salita ng Diyos? Hindi pa po. Huwag po tayo magsasama ng dadalaw na bago pa, na wala pa pong foundation sa salita ng Diyos. Because visitation is an important ministry na kailangan po ang sumasama doon po doon ay mga mature na mga anak ng Diyos, mga mature Christian. So knows the word of God. Okay po? So yun po ay importante. Apat na po 'yan, ano? Apat na. Now, next. Tapos na. Okay. So panoorin naman natin ang inyong mga inihandang role play situation. Now, habang nanonood po ang bawat isa, okay? Bawal magtawa. Pwede rin naman kung nakakatawa. Okay, ang gagawin po natin habang tumatawa tayo sa nasa harap, ilista niyo po yung mga tamang ginawa nila at yung dapat na i-improve nila. So actual situation na ilagay niyo po sa isip niyo, ito ba yung dapat kong gawin? Tama ba yung ginagawa nila sa actual visitation? Lista niyo po yon. Sa tingin nyo po, kung meron silang dapat baguhin, ilista nyo rin po yun. Okay? So, bibigay ko na po ang floor sa grupo, sa group 1. Kayo na po bahala. Okay, palakpakan natin yung group 1 para ma-motivate. Oh, walang palakpakan. Yay! Tayo.
ikaw pastor namin eh, ba't ikaw sa sasama? Hello. All right. Yung group po namin ay na-task na mag-role play to visit a new believer. So, siya po, Sister Jenny, ang yung character na ipi-play niya, yung new believer. At ito kami ang mga oldies. Kami yung dadalaw sa kanya. So, here it goes. Okay, sige. Lights, camera, action! Hey, Sister Alma, dalawin kaya natin yung ano, natatandaan mo, yung isa nating member nung nakakaraan, hindi na siya nakaka-attend. Ay, nag-gets ko na si Sister Jenny. Oo, hindi, kasi, ano kayo nangyari sa kanya? Ano kayo, join ba kayo? Yes, ma'am. Bakit, ma'am? Kasi dalawa lang kayo. Kasama niyo kami, kasama niyo kami. Nalimutan kayo, sorry ha. Actually, close kami, Sis Jenny. Tawagan ko na siya. Okay. Sis Jenny? Hello? Hello? Yes, po. Sis Jenny? Po. Okay lang ba? Dumalaw kami sa inyo. Ano bang available time mo? Pwede po kasi Sunday ng afternoon. I'm sorry? Sorry po, kasi medyo choppy ang line. Sunday, I can't hear you, afternoon. Sis Jenny. Sunday po ng afternoon. Sunday ng afternoon. What time po? Kahit to be exact. 3 or 4. 4. Alright, sige po. Pupunta po kami ng Sunday ng afternoon. Okay? Sige po. Guys! Yes, guys, wait lang. Nakausap ko na si Sis Jenny. Ay, ganun ba? Matawagan mo na ba? Excited kami. May balita kami maganda sa kanya. Uy, wala naman tawanan ng gano'n. Ano tayo makakapasok niyan? Kakay naman, Sir Jenny. Di, actually, nag-confirm na siya. 2 p.m. doon ang Sunday. So, okay. So, dalaw na po tayo, okay? Ito na yung dalaw. Ready, bago po tayo mag-dalaw, mag-pray muna tayo. Walang tatawa, pasok ka. Kailangan seryoso tayo. Pray muna tayo. Okay. Tumalaw. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Amang sumasalangit, sa ngalan namin Panginoong Hesukristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, maraming salamat Panginoon na kami po ay binigyan ng opportunity, Lord, na makadalaw sa aming butihing kapatid Panginoon na Sis Jenny, Lord. Hawakan niyo po kami, Panginoon, isangkap mo po sa amin, Panginoon, ang yung dakilang pagmamahal at pag-ibig, Panginoon. Ang anointing po ng banal na Espiritu po ay nasa amin, Panginoon, na at least maibigay namin at ma-share din po kay Sis Jenny, Lord. Thank you, Lord. Bless us, Lord, kung sa aming pagpunta sa kanya. Thank you so much for everything, Panginoon. This is our prayer in the name of the Lord Jesus Christ and the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ano gagamitin? Mag-tricycle ba tayo, Kia? Okay. Hello? Hello? Hello po. Sino po yan? Sis Jenny! Hi! Hello po. Hi, Sis Jenny. Kamusta ka? Eso po. Way pa rin. Ano? Sis Jenny, okay lang ba na pumunta kami sa inyo para at least makapagbigay ng content? Pwede naman po. Pasok po pala kayo. Salamat, Sis Jenny. Pumunta po kayo. Mabuti naman, nabigyan ka ng chance ngayon na makapunta kami dito. Kamusta ka? Bakit hindi ka nagpaparamdam? Kasi po naghahanap po ako ng work. Kailangan po makapagtrabaho, syempre. May mga pangailangan sa bahay, sa mga anak. So, para makatulong din sa husband ko. Yun. Hindi naman masyadong bago lang naman ako, kaya hindi ako nakakalalo. Ganun ba? Mukhang marami kang ginagawa dito sa bahay. Sis Jenny, alam mo ba, at namimiss ka nun sa church. Kasi tuwang-tuwa sila sa'yo kasi nga, pag nandun ka, kulang yung araw pag wala ka, kailangan nandun ka. Ganun po ba? Yes! Kaya, ngayon Sis Jenny, since nandito kami, okay lang ba magkaroon tayo ng kunting gawain lang? At least lang may ipadama namin sa iyo ang aming pagmamahal.
magbigay kami ng awitin, tapos prayers na rin at the same time. Okay lang ba sa'yo? Sige, sige po. Sige po. Sige. Bago yung ano natin, bago ka namin ipanalangin o mag-share tayo, magkaroon tayo ng sharing. Hayaan mo, alam mo ba yung awit na kay buti-buti mo, Panginoon? Dahil ang Diyos ay mabuti sa atin, maramdaman natin yung kabutihan ng Panginoon dito sa awitin na to. Ha? Tayong lahat, umawi tayo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaraw ay magpawalang hanggan. Alam mo, nakakatuwa talaga yung awit na yun. Hindi mo ba namimiss magpuri sa Panginoon? Miss po, kaya lang po talagang need ho talaga. Kailangan ko talaga maghanap. Kaya po hindi ako nakakadalo. Hindi ko man po gustong hindi makadalo sa gawain kasi, siyempre, alam naman natin bilang magulang, kailangan lang natin makasurvive sa pang-araw-araw. Kaya hindi ako nakakadalo. Namimiss ko din yung gawain, lalo pag nagpupuri sa Lord. Oo nga. Kasi nga, yung unang tanggap ko sa Lord, yung feeling ba na parang niyakap ka ng Lord, kaya sana makahanap na ako ng trabaho para makabalik ako. Sige, pag-pray natin yan. Wala namang imposible sa Panginoon, di ba? Opo nga po. Whatever problems that we have, kailangan magtiwala natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, maniwala. May kasama kaming giver. Ano tayo? Kasi tumanggap ka na sa Panginoon. Ibig sabihin nun, nakilala mo na siya. Nakilala mo na kung anong mayroon ang Panginoon si Kristo na siya'y nagliligtas talaga. At sayang naman kung ito'y hindi tumubo sa puso mo ang mga salita na yan. Kaya nandito po kami ngayon at muli, ipaalala sa iyo na ikaw ay isa ng tunay na anak ng Diyos. Oo nga. Diba? Amen. So ngayon, may babasahin ako sa iyong napakagandang mensahe. Ayan, may message Panginoon, ang Panginoon para sa iyo. Para sa iyo. Kasi nami-miss ka namin sa aming iglesia. So narito kami para paalala sa iyo na ikaw isa ng tunay na anak ng Diyos. Mahal ka ng Diyos at gusto ko namin makasama sa aming iglesia ng Crisis Coming. So, babasahan kita ng isang verse lang na magpapaalala sa iyo. Ito yung verse ng Hebrew 10, verse 25. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayong nakikita na natin na malapit na ang araw ng Panginoon. So, ibig sabihin malapit na dumating ating Panginoon, kailangan tayo maganda. Maganda ng na mag silbi na tayo sa Panginoon, hindi na kailangan tayong patumpik-tumpik pa. So, ngayon, yung verse na to, nagpapaalala lang sa bawat isa sa atin na ang pagdalo natin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Ayon po sa 1 Corinthians 15:58 na ang pagdalo natin ay nagpapatunay lang na ang pangako ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan. Amen. Ang pagdalo natin. Hallelujah. Sa ating iglesia. Oo, kaya kung ano man yung mga problema mo, ibigay mo lahat yan sa Panginoon. Dahil tutugon ng Panginoon, di ba? Kung paanong, alam mo, ang dami mo ng problema na nalampasan noon . Ngayon pa ba, di ba? Ngayon ka pa ba na nakakilala ka sa Panginoon, lumalapit ka sa Panginoon? Dapat ituloy na lang natin, di ba? Kasi sabi ko nga, kung yung mga problema natin na nalampasan natin, ngayon pa ba? Alam natin, kasama natin ang Panginoon sa buhay natin. Diba? So sana makasama ka namin kasi iba naman yung online, iba naman yung talagang nandyan ka sa church.
Siyempre, gusto ka rin namin makasama at the same time. At iba rin naman na kapag yung physical na nandyan ka, na nakakapagpuri ka sa Panginoon, iba rin yung feeling na yun, di ba? Opo. Amen. Tapos, Sis Jenny, ano ba yung mga prayer request mo? Para at least maipagpipray ka namin. Prayer request ko po, sana nga po ay makahalap na ako ng trabaho, para makatulong sa husband ko, ma-provide yung kailangan ng pamilya ko, para sama-sama kami maka-attend. So, yun ang gusto ko. So, pag-pray ka namin. Thank you. Tatabi ako sa iyo para maramdaman natin. Cut na? Okay. Hindi makaba pa to part 1 pa lang. Meron pa. Yung prayer ni Marine. Gusto pa ni... Okay, cut na natin muna yon. Alright, so... Awit niyo po, baka kailangan pa ng ibang group. Anyway, so isa pong pastor, I want your feedback. Kada isa pong roleplay group, isa pong pastor magbibigay ng feedback. Not necessarily from the same group. Okay, po ano po sa tingin niyo yung magandang ginawa ng grupo na iyon? Sabi ko po, pastor po, gusto ko pong marinig ang feedback from a pastor. Wala po ba kayong feedback? Good po. And then area of, okay, sige po. Kayo na lang po number 2. Ay, malaki. Kala ko iPad. Magandang hapon sa Lord at sa bawat isa. Kung napapansin nyo kanina, doon sa una pa lang, ano kagad, no? Yung wala, doon sa pag-uusap nila, walang kumustaan muna. Di ba? Parang dadalaw kami dyan. So, dapat mag-build ka muna ng rapport doon sa pagdalaw mo. Kumustaan, anong nangyari sa'yo, bakit hindi ka na nakapunta. Oh, yun. So, siguro kasi magugulat yung dadalawin na ba't kayo dadalaw kagad sa amin na siyempre walang kumustaan muna. So kailangan talaga kumustain mo muna bago kami mag-set ng time doon sa dadalawin, no? So yun ang nakita kong evaluation doon sa ano. Area for improvement po yan. Okay, thank you Pastor Ilde. Now, if you notice, puntahan po natin yung part na yan sa handouts, ensuring the success of the visit. Number 3, speak and listen. So, siguro po pag dumadalaw tayo, less talk po tayo, more on listen. Napansin po natin na mas madalas kayo nagsalita kaysa rin sa binisita ninyo. Now, ang gusto po natin mangyari is that we will draw them out. Sila ang magsasalita. Kasi how can we know and find about their needs if we talk a lot? Kung tayo po lagi naggaganon. So, especially important, ang nagvi-visit po ay magaling makinig. Not necessarily magaling magsalita. Because we're dealing here with people who have needs. And we can only find out about their needs if we know how to listen. So tingnan po natin dito. Sabi dito, talk instead of preaching. Okay, mamaya na po tayo mag-practice. Mamaya na po yan. Talk instead of preaching so that they will be free to join in. So kasama po sila sa usapan. Not necessarily interview. Bakit kayo hindi umaten? Ano nangyari sa'yo? Okay? Medyo ano yan, no? So gusto natin na parang light lang. So talk instead of preaching. Ang pupuntahan natin doon, hindi po natin sila pipreachingan. Andun po tayo para kamustahin, no? Not necessarily to preach to them. Right? Ito po yun, suggestion ni ng author, The Art of Visitation. Okay, so, but the good things that I noticed, number 1, you set an appointment, tama po yan, hindi po kayo biglang nagpunta. You prayed to prepare, you asked for permission before you went there, you proceeded in the prescribed manner, introduced, investigate, okay. But I would have wanted you to
to make the visited, ano ba tawag doon, talk more than you talking more. Okay? So sila po yung palabasin ninyo. Right? Then, malumanay naman po yung pamamaraan ninyo, hindi po magaspang ang mga ang manners ninyo, which is good. So palakpakan po natin ang group 1. Now, group 2. Ika-cut ko po kayo anytime I need to cut you, okay? So kailangan po concise po ang inyong presentation. Sabihin niyo na po yung importanteng sasabihin. Low. Kring, kring, kring. Hello po. Sino po ito? Ay, Sister Banji, si Sister Alni po ito. Ay. Bakit ka napatawag? Ay, kasi naman, kaya ako napatawag sa'yo, namimiss na kita. Kumusta ka na ba? Kasi parang ilang beses na yatang hindi tayo nagkikita sa church. Oh, kumusta? Ito po. Naku, parang inuubo yata kayo. Ano? Ano? Sasabihin ko pa naman sana na kita tayo sa Sunday. Ay, pwede po sa sunod na lang. Ah, ganun ba? O sige, ganito na lang, Sister Banji. Kasi naririnig ko umuubo-ubo ka. Ah, pwede ka ba naming dalawin? Kayo po. O sige. Okay lang po sa inyo. Pwede ka na. Anong oras pwede? Kahit anong oras po, nandito lang po ako sa bahay. Ah, ganun ba? O sige, Sister Banji, dalawin ka namin na maybe tomorrow afternoon. Kayo okay po. Lang sa'yo? Opo, okay lang po. O sige. O sige, kita na lang tayo. Okay? Sige po. Bye. Bye. God bless. Ay, mga sister! Buti naman nakita-kita tayo. Oh. Alam mo ba, di ba alam nyo na si Sister Banji, hindi natin siya nakikita for so many weeks, di ba? Ay, opo. Tinawagan ko siya ngayon, kinumusta ko dahil, siyempre namimiss ko siya, hindi lang naman ako, pati kayong dalawa. Opo. Eh parang pakiramdam ko meron siyang nararamdaman. Kasi talaga? narinig ko, umuubo siya eh. Yung ubo niya medyo panay-panay. Pero hindi niya sinasabi na meron siyang nararamdaman. Pwede kayang dalawin natin siya? Sige po, dalawin natin. Oh, actually, sinabi ko na sa kanya, tinanong ko siya kung pwede siyang dalawin. Sumagot naman siya, oo. Sige sabi po, ko, excited bukas, na po ako eh. Ikaw, Sister Marlene. Sige, bukas ng hapon. Dalawin natin siya. Dalawin natin siya, ha? Okay lang? Okay po. Okay, sige. Okay po. Oh, di puntahan na natin si ano? Si Pastor. Ay, andito dumalaw, na. Kailangan natin kausapin si Pastor para kasama natin siyang dumalaw. Oh, yes, para merong magtitrain. Kasama natin si Pastor na dumalaw sa kanya para okay. Siyang manalangin at maramdaman niya ang presensya ng Lord. Oh, amen. Sige. Dali ka. Puntahan natin si Pastor. Actually, nandyan lang si Pastor eh. Ay, nakita ko siya kanina. Ay, sige. Oh, ayun o. Oh, ayun o. Pastor, magandang hapon po. Oo, po kami sasabihin sa atin? Sa'yo. Oh. Kasi Sister Alni, nakausap po si Sister Banji. Okay. Masama po ang kanyang pakiramdam. Mm. So, kailangan natin na dalawin siya at maipanalangin para lumakas po siya. Ayun. Kaya pala yung mga suot nyo, talagang dalaw na dalaw yan ah. At saka, tinanong ko siya kung pwede siyang dalawin. Okay naman sige. Daw. So, bukas po ng hapon. Okay. Yun. Dalaw na, dalaw na. Oh, bago tayo umalis, talagyan ko kumula kayo ng holy oil para ilayo tayo sa disgrasya. Amen. Amen. Thank you po, Pastor. Pray muna tayo.
Salamat po aming Ama sa oras na ito. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong paglalakbay at sa aming pong pagdalaw ng inak ng Banji. Ngayon pa lang, Panginoon, ilang kinapo namin ang kagalingan, kalakasan, pag-alumupo sa Kanya. Purihin kayo sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Ay, kayo pala, Sister Alni. Pasok po kayo. Magandang hapon po. Upo po kayo. Salamat po, Sister G. Kumusta na? Upo, kumusta? Ito po, hindi po mabuti. Alam mo kung bakit nandito na tinalo ka namin? Kaya kami nandito, unang-una gusto namin makita ka, siyempre. At gusto namin malaman talaga na ano yung... Kasi nag-uubo ka nung kausap kita eh, kaya na-discern ko. Opo nga eh. Masama talaga ang pakiranda mo. Kaya hindi ka nakakarating ng ilang linggo sa church. So, nandito kami para ikaw ay i-boost ang iyong ang tawag doon? Ayun, para lumakas ka. Oh, may pasalubong. Ito po, nagagalak ang puso ko dahil sa habang panahon ay ngayon nagkikita-kita tayo. Salamat po sa inyo sa pagdalaw po sa akin. May pasalubong pa po kayo. Salamat po. Ikaw lang ba mag-isa? Si Brother John, wala dito? Nasa ano po eh? Nasa trabaho po. Okay. So, mabuti naman at yung... kalagayan mo ngayon ay na natuwa ka na nandito kami ngayon. Opo. Nagagalak po ang puso ko dahil binisita niyo po ako. Salamat po naman at talagang nasiyahan ka sa aming pagdalaw. Opo. Ngayon, Sister Banji, meron lang akong isang verse para siyempre mas maganda yung mapakinggan mo yung salita ng ating Panginoon, no? So, kung mayroon kang Bible, mamaya, tingnan mo lang yan, silipin mo, 3 John 2. No? Nakalagay ho dyan, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. So, talagang sa pamagitan ng salita ng Panginoon, ay dyan tayo lumalakas. So, dalangin namin, no, na ikaw ay malakas na. No? Okay lang ba sa iyo na ipanalangin ka namin? Opo, okay lang po. Oh, sige. Hawak-hawak tayo ng kamay. Wala naman yung virus, ano? Hindi. Feedback from Pastor Phoebus. So, base po sa actually sa ating observation, naging maganda po yung ano yung flow ng kanilang pagbisita. Pati yung kanilang mga ano yung pamamaraan ng kanilang mga pagsasalita ay ano maingat at maganda yung ano maganda yung kung ating pakikinggan. So ang isa lang po tandaan natin katulad niyan ay yung kanilang bibisitahin ay isang may sakit. So ibig pong sabihin lang na
doon po yung isang concern na dapat na pag-iingat. Doon sa bibisitahin nyo, and at the same time, kayo na bibisita. O na kayo ay, na wag kayong, siyempre, yung pagbisita natin, wag na tayo ay posibleng makahawa or tayo ay mahahawa. So, ibig sabihin, kung ganun, narinig natin sa una pa lang, nag-uubo na, hindi natin alam kung ano ba ang talagang sakit niya. So, kayo mismo ay magkakaroon magana ng protection para sa inyong sarili. Dahil sa pagbisita natin, kasama rin din yung pag-iingat sa ating mga sarili. Ito po. Pero overall, sa nakikita ko is maganda yung flow ng inyong visitation. Okay po. Thank you po, Pastor Phoebus. Dagdag din po, kung may sakit yung bibisitahin natin, make sure po na hindi po tayo masyadong magtatagal doon sa bibisitahin natin. So just make sure na yung ano lang po yung purpose ng pupunta natin at huwag na po tayo masyadong magtagal para makakapagpahinga po yung may sakit. Okay? Salamat po. And ang susunod po ay Group 3. Alright. Ang magbibigay po ng feedback sa Group 3 ay si Pastor Ben. Pastor Ben. Okay. Okay, Group 3 na po ang magpipresent. Go! Ano pong case ninyo? May sak... Ano po? Ay, hindi pala. Oh. Matagal na hindi nakasimba. O, nakadalo. Ayan. Church member who has not attended church for several weeks or months already. Ayan. Mike? Sound? Ayan, walang sound. Hello? 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 Hello. Tatawag mo na. Hello po. Magandang hapon po, Sister Linda. Hello, sino ito? Si Sister Leia po. Oh, Sister Leia. Opo. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Opo. Pwede po ba kayong mabisita? Dahil po kayo ay namimiss na namin. Hello pwede po. Pwede naman, pwede naman. Kailan ba ang balak niyo magbisita sa akin? Kayo po, kailan niyo po gusto? Kahit bukas, pwede. O mga, pwede po mga 2? Pwede na. May sumasagot. May sumasagot. Pwede po ng 2 o'clock? Oh, mga 2:30 naman. May pinapanood pa ako eh. Madaling araw yan ha. 2:30 po? Yun po ay gising na po kayo nun. Pag dumating kayo, tiyak magigising ako. Oh, okay po. Sige po, pupunta po kami bukas. Amen. Kinabukasan. Kinabukasan. Eto, natawagan ko si Sister Linda. Kailan ba tinawagan? Kahapon po. O, anong problema? Anong sabi? Hindi po, di ba, bibisitahin natin dahil matagal po siyang hindi nakakapunta sa church. Okay, sige. Okay, sige. Okay po kayo bukas, 2:30 raw po. Magdala tayo ng kwan. Ano? Pansal, mail si pansal yun eh. Oh, sige po. Sige. Kayo po magdadala nun. Oh, sige, sige. Ako na ang bibili. Oh, sige po. Tapos? Asa na po yung kinabukasan?
Ayan. Kakatok. Sino yun? Ay, Sister Linda, si Sister Leia po. Ah, Sister Leia, pasok kayo. So, baka, sige. Pasok daw, sige. Mapo muna kayo, mapo na lang kayo. Kasi madalas ako mahilo eh, kaya ano, pwedeng tumayo. Kumusta po kayo, Sister Linda? Yung inyong pangangatawan, yung kalusugan ninyo, kumusta po kayo? Ito medyo mahina pa kasi ano, madalas akong mahilo eh. Ganun po. Ay, yan lang po nararamdaman nyo. Ay, yung pang-araw-araw na gawain po ninyo, kumusta po? At so, pinipilit ko naman na anong gawin ko yung mga dapat na gawin sa pang-araw-araw. Kaya lang, madalas ako mahilo, kaya medyo nanghihina ako, kaya hindi ako nakakarating sa church. Ayan po, kaya po kami pumunta dito dahil gusto nga po rin kayong makumusta at yung mabisita at malaman yung sitwasyon nyo dito. At kaya po pumunta kami dito ay para makapag-share din po kami ng mga verse at maipag-pray po rin kayo. Jesus, maraming salamat. Naalala nyo ako. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sinubo kayo dito sa aming bahay. Kailangan ko talagang kalakasan eh. Rin ang Panginoon. Ayan po. Sige po. Kinakamusta po kayo ng mga kapatiran dahil po namimiss na po kayo ron. Ang tagal nyo pong hindi nakakapunta sa church. Yun lang po ba ang dahilan kung bakit po, ano? Mayroon pa. Mayroon pa akong isang dahilan. Ano po ang dahilan? Kaya ho, sa tagal eh. Pira ho dun sa madalas akong mahilo sa amin ho kasi laging traffic dahil ginagawa ang MRT. Oh, kaya ho, lagi kaming minsan nangyayari ho, lagi kami, nung magpunta kami sa church, masyadong late na late kami, at kung kami man makauwi, gabing-gabi na, kaya ang sabi ko, medyo pahinga muna kami. Yun ang naging dahilan, at saka isa pa sa pagkahilo ko. Ganun po. Mari po, baka ipag-pray po namin kayo. Amen. Opo. And then, magbibigay muna ako ng verse at konti. Bago tayo mag-pray. Ayan, ito po yung sa awit 147:3. Sabi po dito, kanyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Ayan po. Sa atin po, lalo po tayo na yung tumatanda na po tayo, nandyan po talaga na may oras na magkakasakit tayo. At kaya kaya pumunta kami dito para palakasin din po ang inyong physical at yung spiritual buhay. Kaya ipapanalangin din po namin kayo at yung para magkameron po ng medyo yung kaayusan po sa pagdalaw po namin sa inyo. Maraming salamat. Ang ano man yung maraming salamat sa pananalangin nyo sa akin. At isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi ako nakakarating sa iglesia, sa church. Ganun salamat po. Sa pagpipray po namin. Okay po, ang kulang na lang ay prayer. Okay. Ano nga ba yung gagawin natin?
feedback from Pastor Ben. Ano po? Okay po. Ano po ang inyong feedback para sa grupo? Nakita ko naman, po natin yung kanilang pag-usap, nagpaghahanda nila bago nila dalawin yung kapatid natin na matagal nang hindi nakakadalo. At tinawagan naman po siya. Tama naman po yun. At tinanong, ano po yung oras na convenient o preferable yung ano yung dadalawin na kapatid. At tama naman po yun na meron din pong kunting madadala bilang pasalubong doon. So ngayon po, bagamat sabi lang, bibili, di ba? Bibili ng ano. So parang pasalubong na yun. Okay, maganda naman yun. So pagdating po doon, nung sila po ay pinapasok, siguro po ay, kasi kapatid naman yun eh. Matagal nga lang naman na hindi dumadalo. So, kakilala naman na, no? Ipakita na nandun pa rin yung malapit na relasyon bilang kapatid sa Panginoon. Na parang walang iba. Ayan. And then, mag-usap-usap talaga sila dapat sa preparation nila kung sino po sino mananalangin at sa pagtatanong kung ano yung dahilan na hindi po siya nakakadalo, na hindi siya nakadalo na matagal ay sasagutin na lamang po ng kapatid na dinadalaw. At huwag na nating usisahin. Hagat maaari, iwasan na natin na usisahin pa. Basta hayaan na lang natin siya na magsalita. At doon natin ibabase yung ating prayer. Pastor, excuse me po, Pastor Ben. Okay lang po ba na hindi tanungin kung bakit hindi sila nakakadalo? Kasi parang sa tingin ko po, kung tatanungin pa, if it's rather a very personal thing, pakalalo pong hindi po sila mag-open up. Pwede po bang i-volunteer lang nila? Yeah, actually voluntary na yung sagot kanina eh, una eh. Kaya nga, sabi ko nga, hindi na kailangan usisahin pa o tanungin. Hayaan na lang natin na magsalita yung kapatid. Kasi wala namang iba eh. Kapatid mo naman yun eh. Okay? So ngayon, from there, doon ibabase na natin yung prayer natin, kung ano yung nagiging dahilan niya. And yung Word of God, yung pagpapalakas. Tama naman yun, no? Pagpapalakas. Lumakas sa ang kanyang ang kanyang buhay at sa hindi nga siya nakadalo na matagal, siyempre kailangan niya ng it is assume natin na wala siyang natatanggap na spiritual nourishment. I-assume lang natin na ganoon. So nandun ka upang ihatid mo ang yung salita ng Panginoon na magiging kanyang spiritual nourishment. Yon, yung Word of God na i-share natin. At from there, pwede na pong yung dala-dala na pwedeng ibigay pagpasok o pwede namang ibigay after. Kung hindi naman masisira kagad, no? Yon. So, kung ano man yung sasabihin pa ng kapatid na dinalo, kung sabi niya, dito muna kayo, ganun. Mag-merita mo tayo, tanggapin nyo rin yung alok niya. Pero kung wala siyang sasabihin na gano'n, huwag nating pangunahan na, sige po, mag-rinunde, huwag na. Kasi hindi naman niya sinasabi yun eh. Hayaan natin na yung dinadalaw natin ang mag-offer ng kahit kapatid na natin yun. So, yun ang Thank you very much. Thank you po, Pastor Ben. Salamat po. And for the last group, ang mag-feedback po ay si Pastor Ray. Group 4. Ang case po nito, you will visit the unsaved family members of a church member. Saka muna.
Hi, Sister Meryl! Yes! Hello! Hi! Pwede bang makadalaw sa family mo mamaya? Sure. Mamayang hapon? Sure. O sige ha, mga ano oras? Siguro after lunch na lang. After lunch? O sige ha, expect us ha, expect. Okay, thank you. Ay, asan ba si Brother John? Brother Ben? Nagkausap. Nakausap kami kanina ni Meryl. Oh, okay. O sabi ko, nagpaalam ko sa kanya, pwede ba kami dumalaw sa bahay niyo, sa, especially sa family mo? Niya, eh, okay naman sa kanya. Kaya, let's go. Mga, ito, 3 o'clock. After lunch, ang sabi niya. Okay, let's go. Okay, dapat lang. Lord, dinigin po namin ang inyong pamumuna sa aming pagdalaw, sa aming kapatid na Meryl. Ingatan niyo kami sa aming naraanan at samahan niyo po kami ng presensya at hiyawin niyo ang aming daan, magliwanag po ang lahat. At tinalay na po namin yung anak na Meryl, ang kanyang mga sa buhay, dadatnan namin sila, buksan niyo po, ihanda niyo po sila sa iyong masalita at dumaloy sa kanila ang iyong pagpapala. Salamat po aming Diyos sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Okay, let's go. Let's go. So, let's go. Ano tayo ha? Palukod tayo ng salat na tugon ng Panginoon. Amen. Yan. Okay, tayo. Sino po yun? Ay, kasamahan kami ni Sister Meryl sa Christ Coming. Oo, pwede bang madalaw kayo dyan, makapasok? Andyan ba siya? Salamat. Ate! Naglalaba ako. Ay, hello po! Ay, hello! Kala ko, di ka pupunta. Ay, nandito na kami. Pwede bang pumasok? May kasama ka ba? Ito si Brother John, si Brother Ben. Oo. Oo. Tuloy po kayo. May ano pala, may konti pa sa lubong. Thank you. Upo po kayo. Pagyamanin nyo na yan. Upo po kayo. Oh, asan ang family mo? Tawagin ko po yung kapatid ko tsaka yung aking ano. Ay! Ay, walang upuan si tatay. Wait lang. Paupuin si tatay. Kasi yung tatay po namin, hindi na po siya masyado. Ayan. Opo. Oh, narito pala kami, no, 'di ba? Kasi kanina nakausap kami ni Mr. Meryl, nais namin kayong dalawin kasi 'yun ang kalooban talaga ng Lord na dumalaw sa bawat pamilya. So, pwede po tayong magkaroon ng kaunting gawain ng Panginoon? Opo. Ay, praise the Lord. Makinig kayo, magbabahagi kami ng salita ng ating Panginoon. Oo, ito ihahatid ni Brother John. Di ba, Brother John? Oh, pero ano, awit mo na tayo sa Lord. Ang Diyos ay mabuti, alam niyo ba yon? Okay, pangungunahan na lang namin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos nati dakila, ang Diyos nati tapat, di nagbabago. Ang Diyos nating mabuti, ang Diyos nating dakila, ang Diyos nating tapat, di magbabago. Narito na po si Brother John na magbabahagi ng salita ng kaligtasan. Bago ko po kayo, kumo namin kayo pagpipray, share lang po ako sa inyo ng Word of God. Pwede po ba yun? Ako po pala si Brother John. Sino po kayo? Si pangalan niyo po? Taga-Ugas mo. Kapatid po niyo si Brother? Ah, okay po. Bago po kayo ipag-pray, paano muna ipag-pray? Kayo po. Adam po. Okay po. Gusto po kayo, Tay?
Ah, salamat po sa Panginoon. Ano po? Bago tayo patatanggapin po namin kayo, manalangin muna tayo. Hallelujah. Magandang hapon po aming Ama. Narito po kami, Panginoon. Inaalay po namin sa inyo ang aming mapagbulay-bulayang salita sa oras na ito. Patuloy na kayo po ang manguna sa bawat isa po sa amin sa pangalan ng Panginoon Jesus Christ. Amen. Ito po, i-share ko po sa inyo ang maikling salita po ng Panginoon na matatagpuan po natin sa John 3:16. Okay po? Sabi po rito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naparito po ang ating Panginoon upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Amen? Napako siya sa krus upang tayo ay tubusin sa kanyang kasalanan. Upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po? Amen. Praise the Lord. Salamat, Brother John, sa mga salita na yon. Mga minamahal na mga magulang and si Father at saka mga kapatid ni Meryl, alam niyo po yung salita po na ating narinigan, ito po yung pinapakita dito yung pag-ibig ng ating Diyos sa atin. At dahil sa kanyang pag-ibig ay talagang binigay niya ang buhay niya upang tayo magkaroon ng kaligtasan. At napakaganda sapagkat yung kaligtasan na yon, ang binibigay niya sa atin ay buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba yung buhay na walang hanggan? Yun nga po, yung John 3:16, ang gagawin lang po natin, mananalangin po tayo, at buksan natin ang ating puso, tanggapin natin ang ating Panginoon Jesus Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Yun lamang po ang gagawin natin, at ang biyaya ng kaligtasan ay isa sa inyo po. Amen? Gusto niyo po yun? O sige po, tayo po'y manalangin. E tayo po'y magkaisa. Oh, pwede. Sama po natin sa prayer ang ang kagalingan po ni ano pong pangalan ni Tatay? Tatay Dante. Dante. Okay, si Tatay Dante. We will pray. Okay. So tayo po ay magkaisa ng panalangin. Tayo po ay hawak-hawak ng kamay. Diyos Ama, aming Panginoon, nagpupuri kami na papasalamat po sa iyong salita na dahil sa aming Panginoon Jesus Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo ay kami po ay nagkaroon ng kaligtasan at sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at binubuksan namin ang aming mga puso upang ikaw aming Panginoon Jesus Kristo ay tanggapin sa aming puso bilang aming Panginoon at kapagligtas. Salamat po aming Diyos sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo. Amen. So, mga kapatid, kung yun po ay taos puso na inyo pong binanggit, sinambit sa inyong mga puso, tiyak po ang pag-ibig ng Diyos ay dumali po sa inyo at ang kanyang kaligtasan. Kaya salamat sa Panginoon at tayo po ay magkaisa upang ating panalangin ang si Tatay Dante sa kanyang kagalingan. Amen. Feedback po. Pasalubong. Feedback po from Pastor Ray. Yung mic. Ano ba yung pasalubong? Yan. So, very good. Natin doon yung mapalad yung church pag merong mga ganong members na motivated humayo at mag-visitation, no? Yan. Kasi yung mga members, nakita natin sa mga role play, iba-iba yung mga sitwasyon sa buhay. So, hindi natin malaman unless na maring sabi nila over the phone, pero minsan meron pang ibang mas malalim na dahilan ng mga members kaya hindi nakakadalo. No? So, sa visitation, so mahalaga na makadalaw. No? Tapos, siyempre, napapansin natin sa mga language, sa mga tone ng language. No? So, kailangan maging maingat. No? Tulad ng pinakita ng grupong yan, saka yung mga naunang mga grupo. So makita natin sa role play na first group, tapos may nalimutan, so dadagdag ng second group, tapos, so iba-iba yung sitwasyon no? So, kailang kinat
Hinihintay ko yung i-invite yung members na dumalo eh. Kailang kinat mo na eh. Hinihintay ko after prayer, di ba? Invite mo yung, kasi dumalo ka sa members ng, ano, sa member namin, unsaved, ano. So, iba-iba rin yung reason, no? Kasi minsan pagka dadalaw yung dinala mo, yung minsan nagtatakbuhan. Buti ito, cooperative tong family na to. Pag dumadalaw, nawawala. Yung buong pamilya, pag kumatok na, biglang na gano'n na, wala na eh. Dalo mo buong pamilya, natira lang yung member na. Kasi yung mga kasama sa bahay, kanya-kanyang pasukan na sa kwarto at saka labas ng bahay. Yun. Kaya may mga gano'ng mga sitwasyon, no? Yun, ako, na-experience ko rin yun eh. Atapang, no? Kala mo, sinong siga, tato-tato. Salita ng Diyos, biglang minawawala. Tapang ka pala eh. Ba't sa salita ng Diyos eh? Nawawala. No? Natatakot yun. So yung mga experience na ganun, di ba? Nakita natin sa roleplay, nag-i-improve tayo. Tapos may mga bagay na minsan, yung mga simpleng bagay, minsan yun, nakakalimutan natin, di ba? Kaya may mga seminar na gito para ipaalala ulit sa atin yung mga munting bagay. No? So isa sa mahalaga kung bakit sila motivated, motivated sila humayo, tapos ano, kasi kumbaga nakapag-prepare sila spiritually. No? Minsan hindi nakita sa roleplay, di ba? Kasi due to limited time na 15 minutes lang tayo nag-prepare ng roleplay natin, eh, di ba? Pero it comes out na okay naman. So yung spiritual preparation ng kada member na hayo, so siyempre hindi na natin ma-illustrate yun, no? Due to limited time. No? Pero yun yung mahalaga sa mga humahayo, no? Yung spiritual preparation. Kasi, ano siya eh, dalaw din siya ng Lord. Dalaw din siya ng Lord dun sa family na yon. So, okay naman yung presentation. So, hindi ko makalimutan yung dati nung dumalo kami yung Pastor Arturo. Tatlong bagay na dapat mong buksan. Open mind, open hearts, open purse. Kasi minsan, yun nga, kaya nga may mga pasalubong kayo. Open purse. Kasi minsan yung pangangailangan o kailangan pala nito magpa-check up, magpagamot, kailang kulang yung ano. So kung ikaw na may nakakaluwag, no, aabutan mo para makapagpa-check up siya. Diba? So ganon. So yung papanalangin din na may sakit, minsan gusto mo alamin yung detalye. Pero minsan ayaw naman ipaalam sa iyo yung detalye ng sakit, di ba? Minsan mga ganun, di ba? Sabihin lang na may sakit, ganun. Pero yung detalye, minsan nahiya sila sabihin, di ba? Ayun. So, minsan, hindi mo na lang usisain, ano ba yung sakit ni Tatay Dante? Kasi baka minsan personal yung karamdaman niya, di ba? So, nahiya siya sabihin. So, yun lang. So, salamat sa Panginoon. Amen. Pakan po natin lahat ng nagkaroon ng participation. Meron po ba kayong feedback? Meron pa pong mag-feedback among the pastors na hindi po nabanggit? Any other feedback or input? Or you want to add other points na hindi po nabanggit? Wala po ba? Okay. So, that ends our seminar for this afternoon. Salamat sa Panginoon at we hope that, yun nga, na-review natin. Tayo naman po lahat ay may experience, alam ko. Tayo, either tayo po ay nabisita at tayo ay nagbibisita. So alam po natin yung mga magagandang bagay at hindi magagandang bagay. So this handout can serve as guide. Pero higit sa lahat, lagi po tayong maging palapakinigin sa banal na Espiritu kung tayo po ay dumadalaw. Napaka-importante po nun. Kaya po yung sinasabi ni Pastor Ray, we have to be spiritually prepared. No? Preparation po. Kasi po, remember that, sabi po dito sa huling page, remember that you are an ambassador of Christ and His Church. So we represent Christ pag bumibisita po tayo sa kanila, and we represent Christ is coming sa mga bibisitahin po natin. So, lagi po nating isipin yan. So, lahat po ng papuri at pasalamat ay sa ating Diyos sa ginawa niya po sa hapong ito. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magko-closing prayer. Pastor Phoebus.
Tayo po'y tumayo. Una po sa lahat ay maraming salamat sa pagdalo po ng bawat isa. Nawa ay magkaroon po una sa lahat ay meron tayong at some point natutunan doon sa ating pong mga ginawa at na magkaroon din tayo ng ganong burden na makabisita, makahayo sa mga nakita natin yung mga senaryo, kung ano yung mga posibilidad na sino yung mga pupuntahan, ano ang kanilang mga background. So, ano po, nawa ay tayo po ay mag-participate para po sa gawain ng Panginoon in relation sa visitation. So, tayo po ay manalangin. O Diyos, purihin ka. Kami po ay nagpapasalamat sa pagtatapos po ng inyong seminar sa hapong ito. Patuloy, O Lord, na kami po ay nagpapasalamat dahil patuloy na kayo po nagbibigay sa amin ng karunungan at kung paan pa, Panginoon, bumisita, ano mga bagay na dapat namin gawin. Marami pong salamat, O Diyos, sa inyo pong pangunguna at pagbibigay sa amin ng kaalaman na ito. Marami pong salamat sa mga nag-prepare. Patuloy, O Lord, na ang inyo pong pagpapala at paggalang sa kanya karunungan, Panginoon, upang patuloy pa silang magamit, Panginoon, para po sa paghanda ng inyong mga anak sa pamamagitan ng iba't ibang kapamaraanan, ang teaching ministry, Panginoon. Patuloy, O God, na kayo ang magbigay sa bawat isa sa kanila ng mga talento para po, Panginoon, magamit in case, Panginoon, na meron pang ipagagawa sa kanila, Panginoon, na ministero. Kaya marami pong salamat muli sa bawat isa. Patuloy, O Diyos, ang inyong pangunguna sa inyo pong asambahayan dito sa crisis coming. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Short announcement lang. Pwede na po tayong umupo.